Kristo po kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan, hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak. Alinsunod sa ito sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hinihiling sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Hesukristo'y naging tao. Ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kung nagdaragdag dito, ay hindi pinananahan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tatlong sulat si Juan sa New Testament. At tatlong ito ay magkahawig sa kanilang vocabulary at kanilang mga itinuturo. At magkaugnay din sa itinuturo sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, ang ika-apat na ebanghelyo. Kaya ayon sa mga scholars, ang tatlong liham na ito at ang gospel ni John ay galing sa isang kamay lang. Ito'y galing kay Juan. Kaya silang lahat ay tinatawag na Johannine writings. Si Juan, ang Juan na ito ay ang disciple whom the Lord loves. Maaring siya ay ang apostol ni Jesus na kapatid ni Santiago na anak ni Zebedeo. O maari naman na siya'y isang tao na Juan ang pangalan. Maiksi lang ang ikalawang sulat ni Juan. Isang chapter lang ito. Ito'y sinulat sa isang ginang na maaring kumakatawan sa isang leader na isang house church sa Efeso. Natutuwa si Juan ng anak ng ginang na ito, ibig sabihin yung mga kasapi sa simbahan sa kanyang pamumuno, ay nabubuhay ayon sa utos na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tapos pinaalaala niya sa kanila ang isang utos na hindi naman bago. Kasi sinabi na ito noon, ang utos na ito ay mag-ibigan tayong lahat. Ang ibig sabihin na mamuhay sa pag-ibig ay mamuhay sa utos ng Diyos. Hindi ba sinabi din ito ni Jesus sa huling hapunan? Nasabi niya, kung iniibig ninyo ako, sundin niyo ang aking mga utos. Binigyan din niya ng warning ang mga Kristiyano doon na huwag magpadala sa mga mandaraya. Ang mga ito ay mga tao na nagsasabi niya si Jesus ay hindi tunay na tao.
ang tawag niya sa mga mandarayang ito ay mga antikristo o mga kontra kay Kristo. Huwag silang magpadala sa mga ito at sa iba pang akala nila ay progressive sila dahil sa hindi na sila sumusunod sa katuruan at nagdaragdag pa ng iba pang katuruan. Pero kayo o tayo, ayon sa sulat ni Juan, ay manatili sa turo ni Jesus at mananahan sa atin ang Ama at ang Anak. Sa kasaysayan ng simbahan, may dalawang katuruan tungkol kay Jesus na mali. Ang iba ay nagsasabi na si Jesus ay hindi tunay na Diyos. Ang iba naman ay nagsasabi na siya ay hindi tunay na tao. Ang tunay na katuruan ay si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Bilang tunay na Diyos, sinasamba natin siya. Nananalig tayo sa Kanya. Bilang tunay na tao, siya ay kaibigan natin at tinutularan natin siya. Manatili tayo sa wastong katuruan ito. Hindi lang sa ating pag-iisip, kundi sa ating buhay. Dahil siya ay tunay na Diyos, maniwala tayo sa Kanyang salita. Nagdarasal tayo sa Kanya at sinasamba natin siya. Binibigay natin ang lahat ng papuri sa Kanya at naniniwala tayo na babalik siyang uli upang biglang ganapin ang tagumpay na sinimulan na niya. Bilang tunay na tao, hindi siya malayo sa atin. Naranasan niya ang lahat ng kalagayan natin maliban sa kasalanan dahil sa ang kasalanan hindi naman bahagi ng ating pagkatao. Madaling magdasal sa Kanya kasi alam niya ang ating kalagayan. Bilang tunay na tao, maaari natin siyang kaibiganin at mahalin. Huwag tayong magpadala sa mga aral na hindi na ayon sa tunay na pagkilala natin kay Jesus. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.